So, eto na po yung ating ubi bico with cheese. Hello po mga kaibigang OFW. Kamusta na po kayo? Ngayon, meron po tayong, kasi nagtatagulan na po ngayon, nag-uulan, masarap pong kumain ng kakanin. Ngayon, gagawa po tayo ng ubi bico. Yan po inauuso na ngayon, gawa po nitong mga gatas na ganito, na condensed, Alaska condensed, may mga ubi sila makapuno na flavor. Ngayon, makikiuso po tayo. Ito po. Trip ko po dito magluto ng malagkit. Hinugasan ko na siya. Isang kilo po ito. Sana, hindi siya umakaw masyado. Ngayon, binabad ko na po siya. Ayan, sinapin ako ng dahon. Kasi mayroon akong saging doon sa tapat at tanim. Ngayon, eto na po ang mga gagamitin natin ingredients. Simple-simple lang. Sinabulan, masarap kumain. Ito nga po Alaska. Tapos itong gata. Kaking gata, hinati ko doon. Yung ginagawa ko na po, latik yung kalahati. Tsaka brown sugar. Yun lang po. Ngayon, dito, isasalang ko na po siya. Trip ko po dito magsain. Ayan. Medyo na magana siya. Mas mabuti. Ayan. Yan may tikil pa. Nalinis ko po yung buhay ng araw. Ganyan. Ayan. Tapos yung latik, ayun na. So, hintay na lang po natin siyang maluto ito. So, sinabi ko na yung magluluto nito sa latik. Ayan. Purong kakanggata ito, dinagdagan ko lang ng tubig. Kasi, minsan nagawa ako ng latik na purong-purong kakanggata, nilagay kong ganyan, hindi maganda yung resulta. Kailangan maluto muna siya sa tubig. Ayan. Ayan, buo-buo na siya. Oh. Ayan. Ganyan daw halo. Sabi nanay ko, sa gilid lang na gano'n. Sabi ng inang ko, gilid na tika. Ayan, hindi ko maitapat eh. Ayan, gilid lang. Tapos, dandahan daw ganyan. Para hindi madulog si latik. Ayan po siya. Ayan. Ayan, may kinasusunod-sunod mo ilalim. Ito, hindi natin siya matagal. Silipin natin ang ating sinain na malagkit. Ayun, kumukulo na. Wow! Wow! Ganda. Bang-bango. Treat ko lang po yan. Namiss ko yung buhay namin nung araw. Pero kahoy, pinaglulutuan namin. Hindi lalim eh. Itututong na. So, ito po, papatayin ko na. Maluluto rin siya sa init. Kasi ganyan po turo ng ilang yung sakit. Pag pinatay mo yan ng brown na brown na, tapos nasa oil pan niya masusunog. Tingnan niyo, kumukulo pa. Oh. Wala na yung apoy. Maluluto na siya dyan. Mag-brown na. Ito na po siya, pinatay ko na siya. Palalamigin natin. Ayun. Pwede natin dito sa bitin. Para lumalik. Ayan. Ayan. Bubuksan ko na isa. Isa lang muna ilalagay natin. Baka masyadong matamis. Yun. Maglalagay pa tayo ng asukal. So, ilalagay ko na itong gata. Ayan. Kasi sinain ko siya na walang gata. Pagka kasi sinain mo nang may gata, matagal mainiin. Mamaya po tayo maglalagay na asukal, ang brown sugar. Tikman muna natin kung matamis siya. Lumalapot-lapot na, ilalagay na po natin siya. Lamig-lamig na. Dami. Init pa.
Ako, ang bango. Iba talaga pag nasain siya. Dahon. Ang sarap ng amoy. Nakakagutom. Okay, yan. Nagmantika kasi ang malagkit, nagmamantika po yan. Ano? So, dadagan natin para maging ubi-ubi siya. Kalahati muna. Nawaga? Kasi matamis itong condense. Ayan. Dusa ka na naman, Estrella. Ayan. Sa paghahalo. Lagay ko na nga lahat, pero hindi na ako maglalagay ng sugar. Kasi matamis ito eh. Matagal na halo ito. Para mapakunat natin. Para naghalo na espasol. O pastillas. Pastillas tsaka espasol ganito. Pagbango po. Amoy ubi. Hindi siya amoy biko. May ubi. Baka masira yung aking sandok. Tinalitan ko ulit. Ayan. Makunat-kunat na siya. Pero kailangan po ito makunat na makunat para masarap. Kasi pag hindi siya makunat na makunat, parang kanin lang. Sarap sa bigo, makunat talaga. Ayan. Naku, eto na po. At talaga naman po ang pinakunat ko ng toto. Ay, sus, tumuto. Ayan na ako. Nagtututong na ako yung ilalim. Hindi na po ako nagdagdag ng asukal. Basta sa isang kilo na malagkit, dalawang tukans to be flavor na Alaska. Ayan. Hanguin na po natin na talaga ako naman eh. Ngawit na ngawit na. Ayan, nagtutong na ilalim. Pero yan po ang masarap yun na dinudukot-dukot tayo nung bata kami. Eto, dito ko na po siya ihahanguin. Mga sumamay kawaring sa kunat. Yan na nga ba? Oops! Ayaw na nga yung sumama. Kailangan may katulong ako dito. Ayan. Hina ko lang ang apoy para hindi siya masunog, pero ayan, naano pa rin siya. Ayan. Hindi makukuha ng biglaan. Unti-unti ito. Ayan. Ipagtabang yung aking talim na saging. Ayan. Ako, ang sarap po nito. Lagyan ng cheese. Sinapo lang po ang cheese at saka yung latik. Yummy! Gagawin po natin siyang ube biko cheese with gatik. Ngayon, ito po ang ating pag-depress. Ayan. Habang mainit pa. Ganito kasi ginagawa nanay ko. Dami ng saging din ang na ano yun, instead na mag-grabs ka down sa akin. So, ang tunag ito. Ayan.
So, lalagyan po natin siya ng cover para hindi malagyan ng cheese yung iba. Para yung iba may cheese, yung iba etik. 2-in-1. Sinampulang muna, sarap. Tapos, lalagyan din po natin ang topping na latik. Kamayin ko na po, palinis kamay ko. Kaba mo. Walihin ba? Kayo na. Kabila, purong latik yan. May choice ka. O, di po ba? Kasi, wala namang pagdadamitan itong latik. Ilagyan na natin na. So, eto na po yung ating ubi bico with cheese. Ayan. Close up po sa inyo. Ang ingay ni Sky. Ayan siya. Bonggang-bongga sa latik. Ayan, yung may cheese naman po siya. Kasi tinikman ko, ang sarap. Sabi ko, masarap dito may cheese. Nagsandok muna ako ayun, naubos ko isang portion doon. Kaya busog na ako, parang nakakinayang ikat nito. Ayan na siya. O, diba? Bonggang-bongga yung ating bico ubi with cheese. Overload. Sa latik. Ayan. Gusto may cheese. Kasi kanina, ito, kanina pa po ako makain, no? Ang sarap. So, konti na lang kukunin ko ngayon kasi yung busog na ako. Mainit pa. Kasi, pag malamig ito, makunat na makunat ito. Ang sarap po ng maraming cheese. Lalo ko siya, halimbawa, madali kayong maungay sa matamis. Eh, mabibreak po yung tamis-tamis na nalalasahan nyo kasi alag-alag po si cheese. Ito na. Ito po, royal naman tayo ngayon para mabibreak yung tamis-tamis niya. Ito, paborito kong bata ko. Naglalagat-lagat na para mabili na royal. Init kasi. So, kasi nabusog ako doon yung kanita ko sa inyo. Hindi ko napigil eh. Eto. Kasi kanina pa ako kain ng kain. Maraming cheese. Ang sarap. Tapos maraming latte. Bagay na bagay. O, unang suko ko para sa inyo. Mga nakaabang sa ating channel ng Prinsesa ng Kusina. Kahit bihira mag-vlog. Pinagtsatsagaan nyo pa rin ako. Ito, thank you po sa inyo. Ito, unang subo ko para sa inyo. Ayan, nalalaglag na. Lumata, mainit eh. Ngayon na yun, habang naghahalo ako, nagpalamig ako. Runat, sarap. Ayun, ang sarap niya. Kasi para siya talagang ubi na may cheese at latik, bagay na bagay. Naging, hindi na siya bicolasa eh. Ubi. Ano na siya eh. Para na siyang yung halayang ubi. So, magandang lagyan ng cheese.
manok. Ang gusto ko doon, dami na kain kanina. Pinakita ko lang sa inyo. May mga option kayo pwede nila yun. Yung nanay ko pa, alam niyo yung nakunod ko, yung mag-isipang pagkakapod ko, yung mano-mano. Yun ang pang-ano niya, topping niya. Ang sarap, miss ko yun eh. Bumili na ako ng pagkudkud, hindi ko pa nag-try. Mukhang Pino eh, hindi siya mag-spang tulad na nanay ko. Kumpura kami na ganyan eh. May kabayo, upo ka doon. Ang sarap. Mainit pa siya eh. So paano po, pasahin na kayo, bihira ang mag-vlog. Pagtsagaan nyo na yung aking pagbibidyo. Na parang nililindol daw, sabi ko nila. May comment. Ano ba yan? Parang nililindol? Nakakahilo naman po talaga. Pasalig siya na kayo. Ako kasi nagbibid yung sarili ko, pero si Bart, ang galing po nun. Sarap niya. Nabusog ako. Natakaw ako. Di nung nahalo ko yan, sumandok ako, habang naghahalo ko, di lumamig na. Nilagyan ko po ng cheese at saka itong latik. Aba, hindi ko na mamalayan. Sandok ako na sandok, halo ako ng halo, pero kutsara ako ng kutsara. Nabusog ang lola niyo. Ayan. Hindi na ako makakain ng hapunan nito. Diyan palang busog na. Bukas ko na kaya huhugasan yan. Bababad ko muna. Mapapasman ako ng mapapasman yan. Ayan. So, sarap-sarap. Mahilig sa mga kakanin. Eto. Ay! Gagawa pala ako ng royal bibingka. Kaya may royal na ganyan. Ang sarap nun. Diyos ko, namimiss ko. May ano na ako dyan, star margarine. May buko ang dati, naubos ko. Buko lang. May glutenous din ang hanggang. Gatak pa. So, paano pa? Subukan nyo pong gayahin ito, meron ano, cheese. Parang gustuhan nyo. Kung di nyo magustuhan, konti-konti lang lagyan. Pero masarap eh. Bye-bye!